Natin yung pinaka ano, astig at pinaka ating rider na maginoo talaga, si Romel. Ang professor natin, no. Ano yan, props sa all po guys, no, at si Romel Celespara. Sir, ano, bakit ka na-inspired mag-ride ng motor? Yan. Ano eh, elementary pa lang ako, mag-BMX sa skateboard. So yes. Medyo nagre-regret nga ako kasi sana dati ko pang ginawa yung motocross. So ngayon, nagkakaedad saka lalo tayong ginaganahan. So right now, dito tayo sa JMS, meets JOPM Saulog Racetrack dito sa Mekawayo, yes, Bulacan, yes, sa Emma Town Center. So as you can see, at my back, no, we have professional riders. Si, yes, yes. Si Buboy, si Sir Jopi Saulog, Binigan din. Saka basta, ang dami okay, dito. Okay, so okay. Tomorrow will be the big day. Tomorrow okay, okay. It's gonna be the full blast na competition from amateur, professional, saka yung mga executive class. Yeah. Yes. Next question, sir. Di ba, alam na naman natin na may dirt bike ka, saka isang motor na big bike. Anong pinaka-paborito mo gamitin sa kanila? Different purpose eh. Pag, yes, pag yes. Nasa dirt track, syempre yung dirt bike. Pag nasa kalsada naman, yung big bike. Actually, yung gamit ko, ano siya eh, bobber. Tapos yung ginagamit rin na chopper. So yes, dati yes. Akala ko pag magaling ka na mag-drive ng mga malalaking motor, akala ko madali na mag-drive ng motocross eh. So, okay, pagtid okay. Pala. So, laking tulong. So, yan. Pagka sinasakyan mo yung dirt bike mo, ano ba yung difference? Ano pakiramdam mo? Mas ano ka ba? Confidence ka? Or, actually, ano eh. Parang therapy talaga siya. Oh, therapy. May problema ka, i-ride mo lang. Yes, pag yes. Parang pag meron ka heart pain, i-ride mo lang. Pag meron ka depression, i-ride mo lang. Medyo pansamantalang, ano siya, ginagamot ka. Tapos, what I'm riding is a 1997 two-stroke KMX yes, from Kawasaki. Yes. So, iba yung power ni two-stroke. Ano siya eh, mausok, iba yung tunog. Kasi yung tunog niya very nostalgic. Parang feeling mo dated back from the 90s. Parang salbahe effect parang eh, no? Parang salbahe. Literal, yung nga sir, bukod sa pagmumotor, di ba meron ka pang banda? Ano ba yung ano mo? Yung nag-inspire sa'yo magbanda naman? Siguro daddy ko eh. Kasi may daddy sa Led Zeppelin, yes. Beatles, tapos yun nga, yung mga soundtrack niya from the 70s, yung si Pink Floyd, saka Pink Floyd, saka si Purple Haze, si Jimi Hendrix. Okay. Sa ano, sir, sa OPM ba, sino ano mo, bet mo doon, parang na-inspired ka, yes. OPM yes. Marami talaga, from sa OPM to River Maya, Sugar Free, yes. Sandwich, dami mga ganun ng mga Pinoy, Urban Dub, Slap Shock, yung mga kinalakihan ko, yun nga, Imago, tapos marami mga indie bands eh, yung mga friends ko na nagbabanda rin, Tanya Markova, yes, yes. Ayan, mga sobrang okay din sila. Sa sobrang, yes. Basta, parang yung mga friends ko sila rin nag-inspire sa akin. Ito yung pinaka, paano mo nababalance lahat ng time mo sa professor ka, banda, motor? Ang importante sa lahat pag single eh. Pag single, yan, single. So, pag wala kang karelasyon, yan. Parang daming freedom eh. So, yun lang. Kumbaga, dumadating naman so, yun, no? Saka parang, yes, mag 2 years na akong single, ang sarap first yes. time ko maging single. Kasi lagi akong preoccupied eh. Sarap, parang nagagawa mo lahat ng bagay. Yan, napag-usapan yung single. Paano ba maging boyfriend si Romel? Yan. Madali lang. Mapatawa. Yan. Makain lang ako sa turo-turo. Yan lang. Mababaw lang yung kaligayahan ko. If you're into books, yan. kumbaga, galaw ang ideal guy. Yan. Mahilig ka sa libro, mahilig ka sa yan. Art. Yes. Music. Yan. Yung mga pag-uusapan natin. So sir, yung EMC professor. So paano mo na-apply sa student mo yung talagang natuturo mo yung kung ano yung nasa isip mo kasi EMC ano yan eh, more on arts. Yes. EMC stands for Entertainment Multimedia Arts Computing. Basically, bago kasi ako naging professor, yes. ako industry practitioner ng animation, ng comics. So feeling ko yung mga trabaho ko talaga as a designer saka as an artist. Parang feeling ko when my student graduated or when they grew up,
from being a student, yun din magiging trabaho nila. So, naniniwala ako sa salitang genuine, saka sa salitang eligibility, na dapat kung ano tinuturo mo, dapat ganun ka. Kunwari, nagtuturo ako painting. Yes, yes. Dahil painter ako, nagtuturo ako ng audio design engineering kasi nagbabanda ako. Nagtuturo ako ng animation kasi na-animator ako. Saka nagtuturo ako ng storyboard kasi storyboard artist ako. Parang ganun. Wala kaya, parang napahiya ako doon. Na IT ako, pero pag mumotor yung binablog ko. Okay, no, no, mas okay lang. Kasi minsan, sa totoo yes, lang, yes. Kailangan natin ng santi. Yun, tama yan. Naalala ko ng 2013 hanggang 2015, hindi ako nag-skate. Puro sa ako trabaho, parang ang dami ko lumabas sa sakit. Yes. So, hindi na pala ng ganun. So, minsan, yung tao, bigyan mo ng konting spark from here and there para ma-rekindle ulit yung flame. Para hindi lang ma-burnout. Yun okay. So, yung motor, sa mga nanonood ngayon, sa subscriber, okay. Sa lahat po nanonood ngayon, mag-motor po kayo. Okay, ang sarap ng therapy. Yes, totoo yun. Lalo na yung pag-long ride. Pero yes, sir, di ba, bukod sa motor, meron ka pang ano, yung lumang auto na yeah, ano ba yun? Mirage? Yes. Nagre-restore ka rin. Ako, 1980 K35 Toyota, muscle car ng Toyota from 1975. Yeah. Yes. Masarap lang yung ano sir, masarap lang yung pakiramdam ng mga may lumang motor sa kotse. Para sila may mga kaluluwa. Saka parang ano siya eh, yung pag ni-restore mo siya, nabibuild din yung ano mo yung satisfaction. Mm-hmm. Yun, parang hindi mo siya matapos, o matapos mo siya, parang nagiging yung feeling na parang iba yung ano, iba yung gift ng ano, ng mga may taong may pasensya. Oo, tama. So, pag nag-restore ka talaga, kailangan talaga sang kapirma ang pasensya talaga. Pero yung ano, tanong ko sir sa'yo, ibig sabihin ng ano, project car o project motor, endless ba yun or endless, eh. Endless, okay. Endless? Endless, parang ano siya eh, hindi siya talaga action na natapos. Yes, yes. Talaga, I have my KE35 which I bought 2016. Until now, ano pa rin siya, project ka rin. Project okay. Car pa rin, no? Matapos ko siya ng 2017, tapos pinaligod ko nung na-dismantle siya. Hanggang ngayon, dismantle pa rin. So, I believe mga next year sana matapos ko yung Mustang. Ayun nga, tama. Mustang, Asian Mustang. Toyota. Yun ang gusto ko makakita pag sana, ano, no, nagkatagpo tayo ulit. Mm-hmm. Pero sir, eto bonus question lang. Nagkaroon ka ba ng crush sa Fatima? Ayan. Pero huwag natin pangalan. Pero meron. Meron. Ayan, Naomi. Siguro graduate na yun. Hindi, ano, mga professor. Professor. Ayan. Dalawang ideal yan talaga si sir. At yun nga sir. At bukod na ata. Sa series. Balita ako sir. Bukod sa motor, kotse, at teacher, ano ka pa daw ah? Photographer, totoo ba yun? Oh, yan, and yan, actually, yan. Yung photography kasi parang second yes. Nature na lang talaga. Oh. Pag nagpipinta ka, gusto mong matanggal yung burnout mo, photography ka. In a way, ano rin siya eh, patanggal burnout din. At saka yung mga tinuturo ko dun sa film, yes, yes. Nakukuha ko rin sa photography eh. So, ayun. Ang sarap lang, parang dapat ano, you are what you preach, dapat yun. Or practice what yes, you yes. preach. Pwede ba natin mabulong sa YouTube ko anong gamit mong kam sa photography? Sa photography ko, ang gamit ko is XT100, yes, from yes. AX10, from Fuji, saka 50mm po ako, saka isang full frame na 35mm, na yes. Pentax, tapos isang Canon 1300D na ano, mumurahin. Yes, yun, yes, saka yes. Ano, GoPro. Yung ano yun eh, kumbaga yung gamit mo, kukonnect mo na lang sa skills mo. Nakita ko yung mga shoot mo sir, ang gaganda eh. Parang gothic type eh, ganun. Medyo ano, siguro being a fan of the 90s, saka Nine Inch Nails, yung mga kinalakihan kong banda. Feeling ko na ano na encapsulate sa akin, mga banda na pinagkakihan ko, gothic, metal, industrial, punk rock. Yun yung mga hardcore, yung mga naging, ano ko eh, parang, sometimes pag nagpa-painting ako, yung mga sound yes, ko, yes. Deftones, parang lumalabas din yung emotion mo eh. Parang nakaka-relate ka kung ano yung sound of your youth. Sa kahit na nagtuturo ka, nakikita ko minsan nagpo-post ka na nagpe-paint ka eh, no? Mm. Na sketch, ganun. Oo, ano yun? Kung, sandali lang eh. Paint, or concept art. Paint, okay yun. Mm. Sa ano, mga student mo, sir, sino yung ano, sa tingin mo yung sa pinakami potential sa art? Marami, sa tingin mo lang, ha? Marami, sir eh. Okay, marami. Ngayon, hindi ko actually masabi, pero meron ako mga upcoming students, yan sa pangalan sila, Angie Netret, Jeneline Palermo, Jay Pascual, Jay Lord, Abriel, Ayael. So, ang dami nila. Actually, mga students ko parang different yes, yes. spectrum eh. From painting, from photography, to animator, to comics, yan. Pala sir, di ba nagmamasteral ka din? Ano ba yung gusto mo talaga ano, sa buhay mo, yung gusto mo, yan. Actually, ano to eh, hindi yan. Talaga expected na magiging professor ako. Yes, yes. So, I've worked as an art director for 11 years, tapos naging full-time professor ako. Parang ano pala siya eh, parang it's a very rewarding feeling na
yung alam mo, natuturo mo pala sa mga kabataan. O kaya parang sa mga taong na-inspire sa'yo. Parang ganun. Kasi, nangyari to na nasa Davao ako, when I was skating in Davao, may event nun eh, nasa wakong pa ako nagtatrabaho. Habang nag-skate ako, may lumapit sa akin, sir, kayo pala yung dati nag-talk sa school namin. Ngayon sir, nagtatrabaho na ako sa isang, sa Smart, sabi niya. So ano siya, parang motion graphics. Parang na-inspire ako sir sa mga sinabi niyo. So dati isang nakala ko, mag-drugs lang ako. Parang ganun talaga yung actual sinabi niya. Tapos yun, parang sometimes art can save you talaga. Yes, so, totoo, yes sir. So kunwari, magaling ka mag-drawing, galingan mo lalo mag-drawing. Magaling ka mag-photography, galingan mo mag-photography. Magaling ka mag-motor, tama, tama. Galingan no? Lalo nila mag-motor. So yun. Last na lang, at ano gusto mong sabihin sa mga nanood sa'yo ngayon, at yun nga, yung gusto mong sabihin yung buong puso mo na lang para ano? Ano to, di ba? Unspoken Ride. Unspoken Ride, yes, okay. Yes, yes. Sa lahat ng mga nanonood sa Unspoken Ride, sa vlog ng Unspoken Ride, sa mga fans ng Unspoken Ride, siguro keep on riding. Tapos yan. Try nyo lang maging totoo. Yun lang eh. Parang feeling ko pag nag-enjoy ka, lalo ka nagpo-progress. Tama. At yun nga. Out na tayo. Kasama na si Lodi at nandito tayo sa Emma Town, may kawayan. No? At mamaya shoot natin siya sa ano. Ito yung motor niyang gamit, guys. Mas bulok nga. Mas maganda eh. Ayan. Cut na muna to, guys.